Magandang gabi po mga kaibigan. Kayo po ba ay na-bless sa napakagandang awitin? To rescue a sinner like me. Alam po natin na tayo pong lahat ay makasalanan. At dahil po dyan kaibigan, binigyan po tayo ng napakalaking pag-asa. Kaya po nandito si Jesus. Siya po ay namatay sa cross. Napakagandang awitin sa pagsalita ko sa gabing ito. Welcome po mga kaibigan sa Mysteries of History and Prophecies. At ako lang pong naka-attend sa ating seminar. Welcome po kayo. Sino bang first time? Yung first time na naka-attend? Yes, may first time. Yung pangalawa na po? Okay, may pangalawa. Okay. Sa unang topic po natin, kaibigan, napakaganda ng ating napakinggan. Yun po ay patungkol sa propesiya. Ngayon, kaibigan, atin pong... Dato po muna tayo sa ating quiz. Yung ating tunayan, yung dati natin, o natin natin pag-aaral. May mga quiz cards po tayo lahat? Sino may quiz cards? Kung walang quiz cards, yung ating volunteers, pwede sila magkakot ng quiz cards. Kahit hindi po kayo nag-attend sa ating first seminar, hindi po kayo mag-attend din sa ating quiz ngayong gabi. And then, ba sa ating quiz? Mag-quiz po muna tayo bago tayo pumunta sa ating pag-aaral. Sino ang pumunta sa ating quiz? Yung walang quiz cards, pag-iabot po, mga volunteers, yung may mga walang quiz cards po. Okay. Yan. Ballpen. May mga ballpens po tayo dyan. Okay. Handa na sa ating quiz? Unang tanong. Yan. Unang tanong po natin, kaibigan. Tama o mali? Simple lang naman ating quiz. Tama o mali lang naman. Kung hindi niyo alam kung ano, pumili lang kayo ng tama o mali. Unang tanong. Sa panaginip na ibinigay ng Diyos kay Nabucodonosor, ang gintong ulo ng imahe ay nagre-representa sa Babylonia? Tama o mali? Sa panaginip na ibinigay ng Diyos kay Nabucodonosor, ang gintong ulo ng imahe ay ibinigay o nagrepresenta sa Babylonia? Tama o mali? Okay, ilagay niyo po sa inyong quiz cards, kaibigan. Pangalawang tanong. Tama o mali? Ang bisig at braso na pilak ay nagrepresenta sa kaharian ng Medo-Persia? Tama o mali? Ang bisig na braso ng pilak ay nagrepresenta sa kaharian ng Medo-Persia. Tama o mali? Pangatlong tanong. Tama o mali? Greece, ang ikatlong imperyo, ang nagrepresentahan ng gitnang bahagi at hita na tanso. Greece, ang ikatlong imperyo, na nagrepresentahan ng gitnang bahagi at hita na tanso. Tama o mali? Pangapat na tanong. Tama o mali, ayon sa hula ng Biblia, ang Roma na nagrepresentahan ng binti na bakan ay magkakahiwalay sa halip na masasakop. Tama o mali? Limang tanong. Tama o mali, ang bato na pinutol na hindi gamit ng kamay na tumama sa metal na imahe ay nagrepresenta sa walang hanggang kaharian ni Kristo. Tama o mali, ang bato na pinutol hindi gamit ang kamay na tumama sa metal na imahe ay nagre-representa sa walang hanggang kaharian ni Kristo? Tama o mali? Okay, check po natin ang inyong mga answers, mga kaibigan. Sino po bang nakasagot sa ating quiz? Okay, unang tanong, tama o mali? Tama. Tingnan natin, tama. Yan, check niyo po yung sarili niyong mga papel. Honesty is still the best policy. Honesty is still the best policy, ha? Huwag, kung tama, nag-answer ka ng tama, check niyo na tama. Pangalawang tanong, tama o mali? Tama. Ang bisig na braso at pilak na nagrepresenta sa kaharian ng Medo-Persia? Yes, yan po ay tama. Pangatlong tanong, tama o mali? Ang Gresya ba ang ikatlong imperyo? Tama. Tama. Pangapat na tanong, tama o mali? Tama. Ayon sa ulan ng Biblia, ang Roma na nagrepresentahan ng binti na bakal ay magkakahiwalay sa halip na masakop. Tama o mali? Tama. Yan ay tama. Panglimang tanong, tama o mali? Ang bato na pinutol na hindi gamit ang kamay na tumama sa metal na imahe ay nagre-representa sa walang hanggang kaharian ni Kristo. Tama o mali? Yan ay tama. Sinong perfect sa ating quiz? Perfect yun doon. Okay. Atin pong ibigay ang ating quiz sa ating mga volunteer. Kung may mga tanong po kayo kaibigan or prayer request, pwede nyo pong isulat sa likod ng inyong quiz card. Kung may gusto po kayong ipadalangin o idalangin na gusto nyo i-request sa ating mga team, pwede nyo pong isulat yan sa likod ng quiz cards. Or kung may tanong kayo, isulat nyo po yan sa likod ng ating quiz card.
Pero ngayon, atin pong ibigayan sa ating mga volunteers yung ating mga quiz, mga kaibigan. Now, welcome po muli sa ating Mystery of History and Prophecy na seminar. Siguro pagdating nyo dito, kaibigan, kung wala pa po kayong registration ticket, siguraduhin nyo na nakatanggap po kayo ng registration ticket kasi po ito po ang nag-register po sa inyo sa seminar para po may mga freebies po kayo at mabibigyan po kayo ng handouts. At pagkatapos po ng ating seminar, sa buong seminar, kayo po ay makakatanggap ng diploma galing po sa Amazingfacts. Tandaan nyo lang po ang inyong number, registration number po dyan para matanggap po ninyo ang inyong handouts. At para sa susunod ninyo na pagbalik, number na lang po ang inyong sasabihin para po madaling malocate ang inyong mga pangalan. Ito po ang ating handouts ngayong, ito po yung mga free Bible lessons po natin para sa gabi gamit ang pag-aaral. Now mga kaibigan, ito po ang ating handouts ngayong gabi, The Bible and the Dinasaurs. Totoo ba talaga ang dinosaurs? Yan po ang ating pag-aaralan ngayong gabi, kung may dinosaurs po ba talaga. Yan ang ating pag-aaralan ngayong gabi. At gusto ko pong i-encourage lahat na kung may mga ballpen po kayo at papel, i-take note nyo po ang lahat ng inyong mababasa sa ating seminar para po kayo mismo ang makabasa sa inyong sariling mga Biblia. Kaya po kaibigan, mag-take note po kayo kung anong mga talata meron dito sa screen. At kung may mga anak din po kayo, may children's program po tayo, nagkagaya din po nito na seminar, doon po sila sa ating daycare center, doon po sa barangay, sa tabi lang po ng barangay. Kung may mga magulang po tayo dito na gusto nyo pong ipaten ang inyong mga kabataan, meron po doon kaibigan. Pariho lang po ang ating lesson, pero doon po ay level lang sa bata ang kanilang presentation. Yan po, invite po namin kayo na yung mga kabataan po ninyo ay pwede nyo pong dalhin, kasabay nyo po. May mga flyers din po tayo kung gusto nyo pong mag-invite pa po ng mga kapatiran or kaibigan ninyo. May mga flyers po tayo sa registration table na pwede nyo pong madala pag uwi po natin at ibigay nyo po ito kaibigan dahil hindi natin gusto na tayo lang ang mag-aaral ng banal na salita. Gusto din natin na ang lahat ay matuto sa ating napag-aralan. Amen? Yan po ang ating hiling at dalangin. Ano ba ang ating aabangan sa susunod na mga gabi sa ating pag-aaral, kaibigan? Bukas po ay ating pag-aralan, hindi ko po na-edit, yan po ay na-delay po kasi ang ating seminar. Yan po ay bukas, kaibigan, Revelations, Mother of All Battles. Dito po natin masasagot ang mga tanong, bakit ba may mga kaguluhan sa ating mundo? Saan ba nagsimula ang kaguluhan? Saan ba nagsimula ang mga digmaan? Bakit may digmaan? Bakit may diablo? Yan ang ating titingnan bukas po. Huwag po kayong mag-absent dahil yan po ay napaka-importante na ating pag-uusapan. At sa susunod na mga gabi, kaibigan, ating titingnan ang the Omega Mystery, Revelations to Secret to Personal Power. Paano ba natin mabatid ang personal na kapangyarihan na matagumpayan ang bawat mga gawi natin na mali? Yan ang ating titingnan sa susunod na mga gabi sa ating pag-aaral. At sa susunod na gabi pa, mga kaibigan, ating titingnan kung ano itong UFO. Totoo ba ang UFO? Itong mga occult at ang pangalawang pagparito ni Jesus. Oh, may UFO ba talaga? Yun bang sinasabi nila na parang spaceship na nandyan sa himpapawid? Ay, totoo ba talaga yon? Yan ang ating titingnan. At ano ba ang purpose ng UFO kung ito ay talagang totoo? Yan ang ating titingnan sa susunod natin ng mga gabi na pag-aaral. Pero bago po yan, kaibigan, tayo po muna ay manalangin sa ating pag-aaral ngayong gabi. Tayo po lahat ay tumayo sa ating pag-pray. Dakila po na yung Panginoon, maraming salamat na inyo pong pinatila ang ulan at nang sa ganun, Panginoon, kami po ay nagtipon-tipon upang kami ay mag-aral ng iyong banal na salita. Napakabuti niyo po, Panginoon, at sa gabing ito sa aming pagsisimula sa iyong pag-aaral ay nawa ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa aming pag-aaral. Ito po ang hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay umupo. Ang ating topiko ngayong gabi, kaibigan, Dinosaurs Prove the Bible True, Archaeology's Greatest Mystery. Totoo nga ba talaga, or totoo ba talaga ang dinosaurs? Sino bang nakarinig na dito ng dinosaurs? At nakikita niyo siguro yan sa mga pelikula, na may dinosaurs na mga pelikula. May mga Jurassic Park na mga pelikula. Totoo ba talaga ito? Ating titinan, kaibigan, sa ating pag-aaral ngayon. Noong February 2009, Saturday,
ito po ay February 7, sabi po sa isang news, sa guardian.co.uk news, sa isang artikulo, sinabi nila na ang dinosaurs, tagpuin ang mga embahador ng evolusyon. At sinasabi sa artikulong ito, kaibigan, na namatay ang mga dinosaurs 65 million na mga taon na ang nakalipas. At kahit ngayon, ito pa ay ating nahihiwagaan. Tayo pa ay may mga ideya patungkol sa kanila. Now, kung ating pong titinan, kaibigan, sabi sa artikulong ito, sangayon sa ika-200 taon or birthday ni Charles Darwin, 200 na taon ang anibarasaryo ng kapanganakan ni Charles Darwin, ang mga dinosaur ay nararapat na tanghalin na embahador ng evolusyon. Ito ang sinabi ng artikulong ito. Ibig lang sabihin na sinasabi ng artikulong ito na kailangan nating bigyang pansin ang mga dinosaurs. Ito ay napaka-importante para sa kaarawan ni Charles Darwin. Na ang tanong, kaibigan, tunay ba talaga ang dinosaurs? Talaga bang galing tayo sa dinosaurs? Talaga bang galing tayo sa mga ninuno natin ay mga dinosaurs? Nagaling tayo sa butiki hanggang tayo ay nag-evolve, hanggang naging tao? Ito ang sabi ng artikulong ito. Totoo ba nga ba talaga ang dinosaurs? Tayo ba ay malayong kamag-anak ng mga dinosaurs na ito? Alam niyo, kaibigan, ito ay contradict na binabanggit sa Biblia. Kasi sabi ng Biblia sa Genesis 1 verse 1, basahin po natin lahat, ready go? Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang ano? Langit at ang lupa. Ito po ay kasalungat sa binanggit po ng artikulong patungkol sa evolusyon at patungkol sa teorya ni Charles Darwin na ang tao ay galing sa isang selula na ito ay lumago at nag-evolve hanggang naging isang butiki at may isang na naging reptiles at naging unggoy hanggang naging tao. Ito ang sinasabi ng evolusyon. Pero ang Biblia ay may kasalungat po nito, kaibigan. At sa mahigit na 100 na taon na patuloy na mga debate patungkol sa paglago ng evolusyon, na meron ba talagang evolusyon? Saan ba tayo talaga nanggaling? Talaga bang nanggaling tayo sa unggoy, nanay? Gusto niyo ba yun, nanggaling kayo sa unggoy? Or sabi ng iba, kaibigan, na tayo ay nilikha ng Diyos. Ito ay napakatinding debate sa buong sanlibutan. Na ang tao daw ay galing sa unggoy, at may nagsasabi naman na ang tao ay hindi galing sa unggoy. Sila ay nilikha ng isang may kapal. Ngayong gabi, kaibigan, sisikapin natin na sasagutin ang mga tanong-katanungan na ito. Sa katanungan ito, kaibigan, may tatlong katanungan sa karamihan ng tao dito sa lupa. Unang katanungan po dito, saan nga ba ako nanggaling? Yan po ay common na tanong sa bawat isa. Saan nga ba talaga ako nanggaling? Or saan ako nanggaling? Bakit nga ba talaga ako nandito? Or bakit ako nandito sa lupa? At ang pangatlong tanong, saan ako pupunta? Natanong niyo na ba yan sa inyong sarili, kaibigan? Bakit ka nandito sa lupang ito? At saan ka ba pupunta pagkatapos mong mamatay? Ano ba talaga ang ating buhay dito sa lupa? Bakit nga ba talaga tayo nandito? Sisikapin natin na sasagutin ang mga katanungan ito, kaibigan. Ang evolusyon, siya ay nagsasabi na kaya niyang sagutin ang saan ako nanggaling, yung unang tanong na yan. Sasabihin lang naman ng evolusyon na nanggaling ang isang tao sa unggoy. Napakasimpleng sagot, kaibigan. Ngunit ang dalawang tanong na yan, bakit ako nandito at saan ako papunta, ay hindi kayang sagutin ng evolusyon. Hindi nila kayang ipaaninaw sa atin kung saan talaga galing ang tao or yung mga dalawang tanong na atin nakikita. Kung tunay nga na ang evolusyon, kaibigan, ay totoo, nan ang ating buhay ay walang kabuluhan. Parang tayo lang ay nabuhay at mamatay at walang pag-asa pagkatapos nun. Kung tunay ang teorya ng evolusyon, walang pag-asa sa ating kinabukasan kung ito ay totoo. Ngunit, kaibigan, sa isang bahagi ng ating anggulo sa ating pag-aaral, may isang opinion or may isang katotohanan na nagsasabi na may isang tagapaglikha na ikaw at ako ay nilikha at pinapatnubayan niya ang inyong buhay. At dahil tayo ay nilikha, kaibigan, may isang taong pwedeng mag-aruga sa atin araw-araw. Hindi kagaya ng evolusyon na teorya na walang mag-aaruga sa iyo. Dahil ikaw lang ay nabuhay at ikaw ay nag-evolve hanggang ikaw ay mamatay. Ngunit sa ibang banda,
may isang tagapaglikha na patuloy na nagbibigay patnubay sa bawat isa. Maasahan ba talaga natin ang Biblia, kaibigan? Talaga bang ang Biblia ay mapagkatiwalaan? Alam niyo, kaibigan, ngayon, napakarami mga aklat na binebenta at ito po ang pinaka-the best seller sa iba't ibang mga dako ng mundo. Ngunit ang mga aklat na ito, kaibigan, kinabukasan ay magiging basura na. Tama po ba? May mga aklat na bestseller ngayon pero kinabukasan, wala na. Hindi na updated, hindi na pwedeng magamit sa paaralan. Ngunit kaibigan, kung titingnan po natin ang Biblia, kahit noon pa man ito na imprinta, hanggang ngayon ito po ay presko na presko at hindi nawalan ng halaga. Ito po ay napakahalaga hanggang ngayon. Hindi mo maging basura at kahit nga ngayon, kaibigan, pinakauna sa listahan ang Biblia na napakaraming mga taong bumili at bumibili sa aklat na ito. Bestseller pa rin ang Biblia, kaibigan, simula nang ito ay na-imprint o na-imprinta sa ating mundo. So, ano kaya ang nasa likod ng Biblia? Ano bang meron ang Biblia? Ano bang kapangyarihan meron ang Biblia? Ngayong gabi, kaibigan, ako ay magbibigay ng limang mga dahilan kung bakit ang Biblia ay salita ng Diyos. Ito ang ating pag-aaral ngayon, kung bakit ba talaga ang Biblia ay salita ng Diyos. Una dito, kaibigan, mga katunayan na ang Biblia ay banal na salita ng Diyos. Una, nagsasang-ayon pagkakaisa. Nagsasang-ayong pagkakaisa. Or sa English ito, kaibigan, cohesive unity. Alam niyo po, ang Biblia ay galing po sa Gregong salita na Biblios. Na ibig sabihin lang ay aklat o libro. Kapag ito ay tatawagin na Holy Bible, ibig sabihin ito ay banal na libro o banal na aklat. Ito po ay may 66 books na mga aklat. Napakaraming aklat. Ito po ay semi-library. Kung gusto niyo po ng library, kaibigan, ang Biblia po ay library na po yan. Semi-library na po yan kasi may 66 books po yan na nakasulat po dyan. At ito po, kaibigan, ay may 40 na may mga author or may akda. Iba't ibang pinanggalingan, hindi sila nagkakakilala itong 40 different authors na ito. Hindi po nila kilala sino ito nagsulat ng Genesis, hindi po nila kilala yung sino nagsulat ng Pahayag. Silang lahat po ay iba't ibang mga pinanggagalingan, iba't ibang mga backgrounds ang kanilang buhay. At ito po ay naisulat, kaibigan, sa tatlong lingwahe. Now, ang Biblia, kaibigan, kung titingnan po natin, ito po ay nasulat sa tatlong kontinente. At iba't ibang mga backgrounds ang nagsulat po nito, yung mga 40 different authors. At kaibigan, kung titingnan po natin, ito po ay nasulat 1,600 years. About 1,600 years ang taon. At sa span na po ito, kaibigan, iba't ibang may akda, kung atin pong titingnan, ang buong Biblia ay nagsasang-ayon pa rin sa bawat isa. Kahit anong topiko sa Biblia, kaibigan, kahit anong subject, anong paksa ang pag-uusapan, lahat ng mga author na ito ay sang-ayon sa bawat isa. Yan po ba isang mirakulo? Alam niyo, kaibigan, kung ating iisipin, ang isang tao, pag magsusulat siya ng isang aklat, at sasabihin niya, tatawagin niya ang kanyang aklat na isunulat, Holy Book. Pwede yun, kasi siya na naman yung isang author lang. Pero kung marami ng author, kaibigan, at sa isang paksa, posible kaya na magkakaisa ang kanilang mga opinion? No. Hindi magkakaisa ang kanilang opinion. Ito po ay magkakaiba, kaibigan. Ngunit ang Biblia, kung ating titingnan, kahit iba't ibang mga may akda, kahit iba't ibang author, sa kahit anong paksa na ang ating pag-uusapan, lahat ng Biblia ay nagsasang-ayon. Ito po ay isang mirakulo, kaibigan, na ating nakita sa Biblia. Nagsasang-ayong pagkakaisa. Iba't ibang background, hindi sila nagkakakilala, ngunit lahat ng kanilang mga isinulat ay nagkakaisa. Amen? Napaka makapangyarihan po ng Biblia. Sa unang proof po, kaibigan, na ang Biblia talagang tunay na salita ng Diyos ay dahil sa nagsasang-ayong pagkakaisa. Now, kaibigan, pangalawa, inako na kinasihan ng Diyos. Inako na kinasihan ng Diyos. May git 3,000 times, kaibigan, na ang Biblia ay sinabi na ang Panginoon ang siyang may akda po nito.
Ang Panginoon po ang siyang nagsulat po nito or ang author po nito. Sabi dito sa 2 Timothy 3 verse 16, natin pong basahin lahat. Ready, go? Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Pansin niyo po diyang salitang lahat. Ano po ba yan, kaibigan? Yan po, yan lang po ba ay isang parte ng Biblia o ang buong Biblia? Ang buong Biblia. Kasi sabi po ng Biblia, ang lahat ng mga kasulatan. So, ibig sabihin, kaibigan, ang buong Biblia ay kinasihan ng Diyos. Yan po ay malinaw sa teksto, sa talatang iyan, kaibigan. Patuloy sa 2 Peter 1.21, sa pangalawang 2 Pedro 1.21. Sabi po dyan, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Sinasabi po ng Biblia, kaibigan, na siya po ay kinasihan ng Diyos, na ang mismo na may akda nito ay ang Panginoon. Ang Biblia ay kinasihan ng Diyos. Yan po ang pangalawang ebidensya na ang Biblia ay kinasihan ng Diyos. Ginamit niya lang po yung mga iba't ibang mga tao upang magsulat ng Biblia ito. Pero ang author talaga nito, kaibigan, ay sino? Si Jesus, ang Panginoon. Pangatlo, kaibigan, ebidensya galing sa arkeolohiya. Mga ebidensya sa arkeolohiya. Tingnan po natin dito, kaibigan. Noong 1960 or 1975, rather. Noong 1975, kaibigan, ang mga archaeologists, sila po ay naghukay doon sa somewhere in Syria at may nahukay po sila ng isang library doon po sa city ng Ebla. Itong siyudad ng Ebla, kaibigan, ito po ay napakalawak at noong naghukay po sila nito, may nasumpungan po silang isang napakalaking library. Napakaraming mga aklat doon na yari sa clay, itong putik na luto. At sa kanilang pagsasaliksik nito, kaibigan, nakita po nila na yung mga clay tablets na yon ay may mga nakasulat or dated po ito 15,000 na tabletang putik ang kanilang sumpungan at ito po ay may date na 2,500 BC ang mga nakasulat po doon, somewhere ago on 2,500 BC. At nung kanilang itong binasa, kaibigan, may nabasa silang kagaya ng mga salitang ito, paglikha, ang pankalahatang baha, mga pangalan at lugar sa Biblia na kagaya ng Iso, Abraham, Israel, Sinai at Jerusalem. At may dalawang makasasala ng syudad na Sodoma at Gomorrah. Ito ang kanilang nabasa, kaibigan, na mismo mababasa natin saan? Sa salita ng Diyos. Sa Biblia mismo natin ito mababasa ang mga salitang ito. Ngunit nasumpungan ng mga arkeolohiya na may isang library sa city of Ebla na may ganitong mga salita pala na kanilang nasumpungan doon sa Ebla Library. At ganun nga, kaibigan, kahit nga yung mga ancient na mga languages ay meron din na mga prowiba na ang salita ng Diyos ay totoo. Ang pankalahatang baha ay nagbibigay sa atin dito na isa sa mga patutuo na ang Biblia ay salita ng Diyos. Kagaya na lang ito, kaibigan. Yung language ng Chinese, ito po ang kanilang pagsulat sa Chinese, ito po ang kanilang bow. Pansin niyo po, kaibigan, na ang Chinese pala, yung kanilang pagsulat ng bow, yun po ang mga salitang yan o mga words na yan ay nakahati sa tatlo. Yan po ay vessel, ito po ay vessel, yan po ay eight at saka people. Now, ang tanong, kaibigan, saan po ba nila nakuha ito? Simple lang, kaibigan, nagpatotoo na may nangyaring pankalahatang baha noong unang panahon. At kanila mismo nakuha at na-imprint dyan sa kanilang sariling salita na boat. Na may vessel, may eight at saka people. Di ba nasa Biblia yan? Yung walong taong naligtas sa pankalahatang baha, yan ang nakasulat sa Biblia, kaibigan. Obviously, ito po ay influence noong unang mga panahon. Now, balik tayo sa dinosaurs, kaibigan. Alam ko na interesado kayo sa dinosaurs. Alam ko na ang inaabangan nyo ay ang dinosaur. Now, kaibigan, titingnan natin sa Biblia,
na ang dinosaurs po ba talaga ay totoo? May record po ba talaga ang Biblia patungkol sa dinosaurs? According sa evolution, kaibigan, ang dinosaurs ay nawala na noong 65 million years ago. Ibig sabihin, sila ay namuhay noong 65 million years ago ang nakaraan. At sabi din ng evolution, nagtuturo din ng evolution, na ang tao ay half million years bago nag-exist or bago umiral, nauna yung dinosaurs bago lumabas yung tao. Ito ang kanilang turo. So, ibig sabihin, simple lang, ang sinasabi ng evolution na hindi magkasabay na umiiral ang tao at saka ang dinosaurs. Now, sinabi ko sa inyo nung una sa ating pag-aaral, kaibigan, nung sa first topic natin, na may ipapakita akong isang litrato patungkol sa dinosaur na paa, na yapak, at yapak sa tao. Kasi ang turo ng evolusyon, kaibigan, na hindi magkasamang umiiral ang dinosaurs at ang tao. May 500 years na pagitan ang kanilang pag-exist. Pero titignan po natin yung kaibigan, ito po ang isang footprint ng ano yan? Dinosaur. At ano pa nakita niyo dyan? Yapak ng tao. Kung malalaman ito ng evolusyon, kaibigan, talagang maguguluhan ang evolusyon. Dahil ang kanilang turo, hindi magkasamang umiiral o namumuhay ang evolusyon o ang dinosaur at ang tao. Ngunit sa litrato ito, kaibigan, malinaw na may yapak o paa ng tao po dyan at may paa ng dinosaurs. Sabi ng iba, diyan lang daw po ay inukit. Pero atin pong tingnan ng maigi, kaibigan, ito po ay sinitiskan. Talagang sinuri po ito kung talagang inukit lang po ba ito sa bato o inukit lang po ba ito ng iba't ibang mga tools. Ngunit kanilang na-discovery, kaibigan, na ito ay natuyo. Ito ay nagiging fossil na yung lahat ng yan, kaibigan, natin nakita ay hindi po gawa-gawa lamang. Yan po ay totoo na nakuna ng litrato. Yan po ang bigger picture niyan. Ang tao at ang paa ng tao at ang paa ng dinosaurs. Now, ang tanong natin, kaibigan, sa litratong nakita po natin ngayon, ito po ay nagbibigay ng katunayan na ang Biblia ay totoo. Na talagang ang totoo ay, ang Biblia ay nagsasabi patungkol sa pankalahatang baha, nagpapatunay sa pankalahatang baha, at nagbabasura sa evolusyon. Itong larawang ito, kaibigan, ay wawasak sa teorya ng evolusyon. Sa Inquest of the African Dinosaur, page 261, sabi po dito, sa bayang pamumuhay ng tao at dinosaur, mawawasak ang evolusyon. Ito ang kanilang sinasabi, kung mapapatunayan na sabay na namumuhay ang tao at ang dinosaur, mawawasak ang teorya ng evolusyon. Pero ngayon, kaibigan, natin pong nakita sa pagdiskubre ng mga archaeologists na totoong namuhay ang dinosaur at ang tao sabay na namumuhay noong unang panahon. Kaya, kaibigan, atin pong titinan yan sa ating pag-aaral ngayong gabi. Ano ba ang evolusyon? Now, gusto kong i-illustrate ito ganito, kaibigan. Kung may isang, siguro nakakita na kayo ng pelikula, tama? Na pag hinalikan ng princess na yan, ang palakang iyan, ano mangyari sa palakang iyan? Yan ay magiging tao, magiging prinsipe. Yan ay tinatawag ng karamihan na fairy tale. Napakadaling pag-transform ng palakang iyan na nagiging prinsipe. Ngunit, kaibigan, ano kaya ang tawag sa isang isang teorya na galing sa isang cellula at dahan-dahang naging palaka at naging reptile at naging may pakpak at naging unggoy at naging tao. Ano kayang tawag dyan? Yan ay evolusyon. Ibig sabihin, kaibigan, ang fairy tale ay shortcut lang sa evolusyon. Ito ay isang kathang-isip ng isang tao na lumikha ng isang teoryang ito na hindi pinapatnubayan ng Panginoon. Ito po ay napakamaling teorya, kaibigan, dahil hindi po tayo galing sa isang cellula at umiral at naging tao sa napakahabang panahon. Thousands of years or millions of years na umiiral po tayo.
At sino bang papayag sa inyo na galing kayo sa unggoy? Siguro wala po dito magsasabi na ako ay galing sa unggoy. Ako kaibigan ay magsasabi sa inyo na ako po ay nilikha ng Panginoon. Ako po ay may tagapaglikha. Amen? Kayo po ba? Meron po ba kayong tagapaglikha? Yes, kaibigan. Napakagandang isipin na may isang Diyos na patuloy na nagpapatnubay sa atin. Tayo po ay kanyang pinapatnubayan. Kaibigan, ang mga archaeologists ay nagbibigay ng patunay na ang Biblia ay totoo. Ebidensya galing sa arkeolohiya, William F. Albright, world-renowned archaeologist, sabi niya, walang duda na kinumpirma ng arkeolohiya ang substansyal na historisidad ng tradisyon sa lumang tipan. Ito po ang sabi ng isang archaeologist. Maraming pagkadiskubre ang napapatunayan sa kasiguruhan ng hindi mabilang na detalye at nagdala sa mataas na pagkakilala sa halaga ng Biblia upang basihan ng historia. Ito ang sabi ng mga archaeologists. Inyo bang naintindihan ba natin ito, kaibigan? Na according sa mga archaeologists, sa history natin nakikita, nagpapatunay na nagbibigay na ang Biblia ay totoo. So kaibigan, paano natin malalaman na ang Biblia ay hindi binago? Maraming mga tao nagsasabi na, hindi ko na mapagkatiwalaan ang Biblia dahil napakaraming taon na ang lumipas. Yan ay binago na ng mga iba't ibang mga tao. May translation na iba't ibang mga translation, binago na yan. Pero gusto ko po ipakita sa inyo, kaibigan, ang isang nadiskubre noong 1947, it was dated 900 AD, the earliest manuscript, kaibigan, na tinatawag po itong Dead Sea Scroll. Noong nalalakbay po ang mga archaeologists, kaibigan, kanila pong nasumpungan dito po sa California, ang isang Dead Sea Scroll, isang tipan, isang kasi dati yung Biblia kasi nakarol pa yan. Kanila nakita dito sa isang cave, isang kuweba po dyan sa Dead Sea sa California, ang isang scroll na may laman ng iba't ibang mga aklat ng Biblia. At isa na po doon, kaibigan, ang aklat ni Isaias. Yan po ay 125 BC pa ang mga dates. At kung titignan po natin na ang kanilang discovery, kaibigan, ay isang scroll na kumpletong-kumpleto galing sa talatang 1 ng Isaias hanggang sa pinakahuling talata ng Isaias, kumpletong-kumpleto ang kanilang tagpuan po doon. At hindi lang po yan. Kanilang kinumpare sa Tagalog? Pinaghambing. Thank you. Ang kanilang pinaghambing, kaibigan, yung Dead Sea Scroll na ito at yung aklat natin na Biblia ngayon, kung talaga bang walang nabago po dito. Sa laking gulat ng mga archaeologists, kaibigan, walang nabago sa mga talata, walang nabago sa talata ng Isaias hanggang ito ay natapos. Laking gulat nila. At nung nabasa ko po ito, kaibigan, sabi ko, talagang pinapatnubayan ng Panginoon at binibigyan ng proteksyon ang banal na kasulatan. Amen? Kaya pala, kaibigan, hanggang ngayon, kahit napakaraming mga pagtangka na sunugin ang Biblia, napakaraming mga tangka na sirain ang Biblia, kahit anong tangka ng kaaway na kanilang sisirain ang banal na kasulatan, hanggang ngayon, kaibigan, nandito pa sa ating mga kamay. Hanggang ngayon, nasa atin pang mga bahay, mga tahanan, na atin pang libreng mabasa ang mga salitang ito na magbibigay ng tunay na kapayapaan. Amen? Kayo po ba ay masayang may Biblia pa po tayo? Yes! Pero kaibigan, nakakalungkot. Yun nga, may Biblia tayo, pero hindi naman natin binabasa. Tama po ba yun? May Biblia tayo, kaibigan, pero nandyan lang sa tabi. May mga alikabok na. Or may Biblia man siguro tayo, punta tayo sa church, sa simbahan, pero hindi naman natin nabubuksan. Ano yan? Decoration lang? Sa ating kamay? Kaibigan, basahin po natin ang Biblia. Dahil ito po ay binigyan ng proteksyon ng Panginoon hanggang sa ating panahon ngayon. Upang tayo ay mabigyan ng tunay na kaligayahan at tayo ay maging malaya sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Wow, napakaganda mag-aral ng Biblia. Ano po? Kayo po ba ay nasisiyahan mag-aral ng Biblia? Sabi nga ng Biblia, kaibigan, Psalm 119:160, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan.
sabi po ng isang archaeologist, si Frederick Kenyon, God's word is eternal. Yun po yung sabi niya, kaibigan. So pang-apat na ating nakikita, kaibigan, na ang katunayan na, mga katunayan na ang Biblia ay banal na salita ng Diyos, paghula sa hinaharap. Yung pangatlo po, ebidensya sa arkeolohiya. Pang-apat, paghula sa hinaharap. Basahin po natin sa Isaiah 46 verse 9 to 10, kaibigan, ang isang hula po dito. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, pansin niyo po yan, mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Ilan ba merong gabi ang kahapon? Ano? Napakarami? Isa. Dito, kaibigan, natin po natunghayan na ang Panginoon, alam niya ang past, alam niya ang present, at alam niya ang future. Alam na ang kinabukasan. Atin po na pag-aaral nito noong unang gabi ng ating pag-aaral patungkol po sa propesiya ni Daniel. Siguro sila nanay na pag-aaralan din po natin ito na. Ito po ay ang propesiya patungkol sa imaheng ito na nakita po sa panaginip ni Daniel. Nahulaan po. At dito po sa Isaiah 13 verse 19, sinabi po dito na nawasak ang Babylonia. Totoo bang nawasak ang Babylonia? Yes, hindi po siya nagtagal. Siya po ay na sakop ng ibang kaharian. Dumating sa bansang Medo-Persia ang sumakop sa Babylonia. Yan po ay nakasulat na sa Biblia. Doon po sa Jeremiah 51:11. At ang tao na si Ciro, kaibigan, na siyang sasakop sa Babylonia, ay binanggit na po sa Biblia bago pa siya ipinanganak at bago pa na sumpungan na ang Babylonia ay mawasak, ito po ay sinabi na ng Biblia bago pa man ito nangyari. Ano pa, ang Babylonia ay magiging mga bunton. Hindi na po ito matitirhan pa. Ito ay magiging ilang na lugar. Hindi natitirhan pa sa Isaiah 13:20-21. At kahit nga may isang tao na gustong gusto niyang itayo muli ang Babylonia. Babylonia po ngayon, kaibigan, ay nandun po sa Iraq. Doon po banda sa Iraq. At si Saddam Hussein, kilala niyo po si Saddam Hussein? Si Saddam Hussein, kaibigan, ito yung tao na gustong itayo muli ang Babylonia. Gusto niya maging kagaya ni King Nebuchadnezzar. Pero ang nangyari, kaibigan, dahil sinabi na ng Biblia na hindi na ito matitirahan pa, ang nangyari na bankrupt po si Saddam Hussein at siya po ay hindi nakapatuloy sa kanyang pagnanais na kanyang itayo muli ang Babylonia. Ganun po ka makapangyarihan ang Biblia. Pagsasabihin ng Biblia na hindi, matutupad talaga yan na hindi, kaibigan. Yan po ang ating natutunan sa nakaraang mga araw. Ito nga, i-review nga natin ito, kaibigan. Ano nga itong ang gintong ulo na ito? Yan po ay Babylonia. Ang sunod po niyan? Medo-Persia. Ang sumunod? Greece. Ang Bakal na binte? Rome. At ang hating Europa. At natin po nakita na yan po ay 2,500 years na history. Kung atin po yung isummarize. Yan po ay 2,500 years na historia na ating matutunan. Gusto ko pong idiin po dito, kaibigan, at huwag na huwag niyo po itong kalimutan. Kung may gusto kayong kalimutan, huwag lang ito. Ito po ay napaka-importante punto. Ang Biblia, ang natatanging banal na libro na nahulaang insakto ang pagkatatag at pagbagsak ng mga bansa. Kahit anong sikap mo, kaibigan, na pag-aralan ang iba't ibang mga aklat, hinding-hindi mo masumpungan ang isang aklat na insaktong kanyang tinupad ang lahat ng kanyang sinasabi patungkol sa propesiya. Yan lang ay ang Biblia. Kaya po, kaibigan, napaka ganda pong isipin na tayo ay may pribilehiyo na may mga banal na aklat po tayo. Dahil ito po ang magbibigay
ng tunay na kinabukasan sa ating buhay. Sino bang nakapagbasa dito ng Biblia? Kitaas nga ng kamay. Amen. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mahiyang hindi kayo nagbasa ng Biblia, kaibigan. Dahil binigyan po tayo ng pag-asa ngayon ng Panginoon. Binigyan po tayo ng isang pagkakataon na pwede po nating mabasa ang Biblia dahil ito ang kanyang dalangin at pagnais para sa atin. Naghuhula sa hinaharap. Yan po ang ating pang-apat na prueba na ang salita ng Diyos ay totoo. Ang panghuli, kaibigan, ang panglima, ay nakapagpababago ng buhay. Ito po yung pinakamaganda sa Biblia. Dahil ang mga lasinggero ay magiging mabait. Ang lahat ng mga may mga bisyo, kaibigan, sa panahon na kanilang titingnan ang Biblia at talagang pag-aral ng Biblia, sila po ay mababago. May isang kwento po ako, kaibigan. Isang skeptics. Alam niyo bang skeptic? Yung isang skeptic po, kaibigan, pumunta siya sa isang lugar na isang village. Doon po sa isang village, ito po ay puno ng mga kanibal. Alam niyo po yung kanibal? Yung kanibal po ay kumakain ng tao. At noon, nandun po siya sa village na yon, nakita niya yung isang matanda. Sinabi niya, kasi itong mga skeptic, talagang magaling sila sa yung gusto nilang sisirain yung mga nagbabasa ng Biblia. Ninalait po nila ito. Nakita niya ito, sabi niya, tatay, bakit ka pa ba nagbabasa ng Biblia? Wala kang makukuha dyan. Biblia na lang parati, Biblia na parati. Talagang ginagano niya. Sabi ng matanda, iho, halika nga. Sabi ng matanda, nakikita mo ba yung napakalaking mga kawali? Yung napakalaking mga kawali dyan? Oo, tatay, nakikita ko po dyan. Alam mo ba na kung hindi lang dahil sa banal na aklat na ito, siguro ikaw na ang aming hapunan. Napaka makapangyarihan ng Panginoon, kaibigan, ang kanyang banal na aklat, na kahit ang isang taong kumakain ng kapwa-tao ay nabago pa ng banal na salita. Kung kaya niyang baguhin ang taong ito, kaibigan, kaya na rin bang baguhin ang inyong buhay? Kaya na rin bang baguhin ang ating mga masasamang mga ugali? Kaya na rin bang baguhin ang ating mga masasamang motibo? Kaibigan, ang banal na kasulatan ay may kapangyarihang babaguhin ang bawat isa. Kung tayo ay handang magpapabago nito, amen? Kung tayo ay handa, kaibigan, na tatanggapin ang lahat ng sinasabi ng Biblia. Sabi nga sa Education page 126, basahin po natin. Ang mapaglikhang enerhiya na tumawag sa mga mundo sa pagkabuo ay nasa salita ng Diyos. Ang salitang ito ang nagbibigay ng kapangyarihan, lumilikha ng buhay. Bawat utos ay isang pangako, tinanggap ng kalooban, tinanggap paloob sa kaluluwa, dala nito'y buhay na nag-iisang walang hanggan. Amen? Napakagandang pangako po ng Biblia, kaibigan. Bawat pangako po ng Biblia, kung ito ay ating susundin, talagang may epekto ito sa ating buhay. Ang problema lang, kaibigan, sa panahon na napakinggan natin yung katotohanan, pag hindi natin ito susundin, ang mangyayari ay hiwalang kabuluhan ang ating napakinggan. At hindi magiging makapangyarihan ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kung ito ay hindi natin ma-apply sa ating buhay. No, kaibigan, paano ba natin malalaman na ang Diyos ay siyang gumawa ng lahat? Paano kaya? Ano kayang ebidensya na ang Diyos ang siyang may likha sa lahat ng mga bagay dito? Now, gusto kong illustrate, kaibigan. Sino ba ditong may mga relo? Sino may relo dito? Okay, may mga relo, may relo. Now, may tanong ko lang. Dahil may mga relo kayo, may tanong ako para sa inyo. Ang tanong ko, hindi naman. Okay lang ito. Huwag kayong mag-nervous. Tanong ko lang, kaibigan, nakita nyo na ba ang naglikha ng iyong o gumawa ng inyong relo? Nakita nyo na? Wala pa? Hindi nyo pa nakita? Very good. Now, sasabihin ko sa inyo ngayon, kaibigan, kung paano nagawa ang inyong relo. Sabihin ko sa inyo, ha, kung paano ito nagawa. Nung unang panahon, may isang Big Bang Theory. At yung Big Bang Theory nito, kaibigan, pumutok. Ang pagputok nito, kaibigan, nagkalat yung iba't ibang mga metal. At nung nagkalat itong mga metal nito, kaibigan, 100 years ang lumipas. Unti-unti silang nagsama-sama. At 100 years again ang lumipas, nagsimulang tak, 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 tak,
at 100 years again, naging relo. Kaya yan yung suot nyo ngayon na relo, kaibigan. Naniniwala po ba kayo sa akin? Bakit? Yun naman talaga ang pinanggalingan ng yung relo. Alam mo, kaibigan, kung yan ang teorya, kung saan ang galing ang yung relo, kaibigan, kung titimpan ang relong ito, atin pong makikita na ang may likha po o gumawa ng relong yan ay matalino. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil, siyempre, marunong siyang magbilang. May 1, 2, 3, 4, 5, 12 po dyan na mga numero. At least, until 12, marunong siyang magbilang. At siya po ay matalino dahil insaktong-insakto ang kanyang oras. Atin pong makikilala, kaibigan, na ang may likha ay makikita natin sa kanyang ginawa. Nakuha niyo po yun? Makikita natin ang katalinuhan ng isang gumawa ng isang bagay sa kanyang ginawa. Kaya yan po, kaibigan, ang Panginoon. Makikita sa kanyang nilikha ang kanyang katalinuhan. Kung ang buong kalawakan ay nagkahubog sa isang aksidente lamang, sino ang gumawa sa mga batas na namamahala nito? Meron ba talaga? Or may, kung ito ang ating tanong, kaibigan, talagang hindi natin maunawaan at maintindihan. Kaya nga sabi ng Biblia, walk by faith. Manampalataya ka sa iyong Panginoon. Sabi sa siyensya at Diyos, isang umiinit na uso. Sabi ito, ang katotohanan na ang universo ay napapakita ng maraming katangian na napapahintulot sa organikong buhay gaya ng precise physical constants na nagresulta sa mga planeta at mga bituin na mahahaba ang buhay ay nagtuturo sa ilang siyentipiko na magspekula na maaring may impluwensyang banal. Kahit nga ang mga scientist, sila ay unti-unting naniniwala na may isang banal na nagpapatnubay sa universong ating nakikita. Kaibigan, sino bang gumawa sa lahat? Sino bang gumawa sa lahat ng bagay dito sa lupa o kahit ang mga universo? Genesis 1:1, sabi, ating basahin lahat, ready go? Nang pasimula ay ano? Nilikha ng Diyos ang langit at lupa, kaibigan. Yan ang tunay at napakalinaw na turo ng Biblia. At dyan po ako gustong maniwala. Dahil may Panginoon po. At makikita sa inyong mga mukha na matalino ang aking Panginoon. Nang aking Panginoon na sinasamba at pinupuri ay isang Panginoon na matalino at puno ng kapangyarihan. Napakakomplikado, kaibigan, gawin ang tao. Tama? Yung inyong puso, na yung pagtibok na yung puso, hindi ko maintindihan kung bakit tumitibok ang puso ko. Naintindihan ba yun kung bakit tumitibok yung puso nyo? Hindi yung pag-ibig, ha, mga kabataan? Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Psalm 33, verse 6 and 9, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kaniyang bibig. Napakapangyarihan po ng ating Panginoon. Dahil sa isang salita lang, nayari ang puno ng kahoy. Sa isang salita lang, nayari ang iba't ibang mga tanim. Sa isang salita lang, lahat ay nayari, kaibigan. Ganun po ka makapangyarihan ang ating Panginoon. Kaya po, kaibigan, huwag pa kayong matakot na ibigay ang inyong buhay kay Jesus. Huwag po kayong matakot na ibigay at ihakbang ang inyong mga paa para kay Jesus. Dahil hindi po ang ating Panginoon, kaibigan, ay hindi po isang Panginoon na puno ng galit. Siya po ay puno ng pag-ibig. At ikaw po ay kanyang iniibig. Sapagkat siya ay nagsalita at nangyari, siya ay nag-utos at tumayong matatag. Now, kaibigan, ang mga geologists, sila po ay may nadiskubre itong polonium microspheres, or yan po ay halos. Ang halos nito, kaibigan, according sa geologists na kanina na diskubrehan, na may mga, ang bato, ang granite na bato ay may polonium microspheres. At ang polonium na microspheres na yan, kaibigan, na nasa batong granite, ay may napakaiksing buhay or lifespan. Ano mangyari? Gusto kong i-describe po dito. Itong halos, kaibigan, kailangan, dahil napakaiksing ang kanyang buhay, kailangan siyang ma-freeze agad-agad, kailangan ma-cool down kaagad-agad yung granite
upang mabuo po siya. Dahil kung dahan-dahan na mag-cool down or lalamig yung granite rock, ang mangyari po, kaibigan, mawala po ang halos na yan. Dahil po, napaka-eksi ng kanyang buhay. Kaya po, kaibigan, ang halos na yan, kaibigan, yung halos na yan na nandyan sa granite rock, ay nagpapatunay na ginawa ng Panginoon nung pagsalita ng Panginoon na, "Rock, lumabas ka." Diretsong lumabas ang rock at biglang nabuo. Dahil kung hindi, kaibigan, kung may 100 years pa ang lumipas, 100 million years pa ang dumaan, bago nabuo ang halos na yan, walang halos ngayon. Now, para mas maintindihan natin yung na mas maigi, ganito po, para i-describe ko po. May isang soda dito na tablet. Ang soda tablet, kaibigan, gusto ko lang po i-illustrate. Kung ang soda tablet na yan, hindi mo makikita ang kanyang bubbles. Nakita niyo po yung bubbles na yan? Yung bubbles, kaibigan, ay hindi mo makikita kung hindi agad-agad na nag-freeze yung tubig. Nakuha niyo po? Kung hindi po nag-freeze agad-agad ang tubig, hindi mo po yan makikita yung bubbles na yan. Pero kung yan ay mag-freeze agad-agad, pag lubog ng soda na yan, tablet, yan po ay makikita niyo po yung kanyang mga bubbles. Ganun po ang illustration, kaibigan. Kaya po, kaibigan, nung nilikha po ng Diyos ang mundo, sa isang salita lang, nayari ang lahat. Nagpapatunay na ang granite rock, kaibigan, dahil may polonium microspheres, ibig sabihin, ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa. Sa isang salita lang, kaibigan. Kaya nga, sabi ng Biblia, Psalm 33, verse 6 and 9, sa pamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit. At lahat ng mga natatanaw roon ay sa pamagitan ng hinga ng kanyang bibig, sapagat siya ay nagsalita at nangyari, siya ay nagutos at tumayong matatag. Yan ang pruweba patungkol sa creation, kaibigan. Kung gusto niyo pong mag-aral pa patungkol sa halos na ito, pwede po kayong pumunta, kaibigan, sa www.halos.com. Yan po ay fingerprints of the creation. Kung gusto niyo po yung gusto niyo pong mag-research, yung mga scientific minds po dyan, mahilig po kayo sa scientific na mga bagay, pwede po kayo mag-aral at punta po kayo sa website na yan, kaibigan, at masusumpungan niyo po doon ang napakagandang mga fingerprints ng Panginoon. Romans 1 verse 2, sabi po dito, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag, sapagkat anto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagkadiyos upang sila'y walang madahilan. Romans 1 verse 20. Gusto ko pong illustrate, kaibigan, sa ganito. Ilagay natin na pumunta tayo sa isang forest, sa isang, anong forest Tagalog? Gubat. Nung pumunta tayo sa isang gubat, kaibigan, ating iniisip na parang tayo lang yung nakapunta dito, parang tayo lang yung unang tao na nakapunta dito sa gubat na ito. At siguro sa ating paglalakad po doon, kaibigan, may nakita po tayong isang napakagandang kapatagan po doon sa loob ng gubat na iyon. At nakita ko na may tatlong mga poste na insakto yung kanilang distance. At sabi ko, parang hindi tayo yung unang tao na nakapunta dito. Parang meron na nakapunta dito dahil sa mga posting iyan. At siguro sasabihin mo, hindi. Yung mga unggoy yung nagtayo niyan. Mga unggoy, ganun ba katalino ang unggoy? Siguro nga, pwede din. Pero insaktong-insakto naman yung distansya. Kaibigan, kung titinan po natin dito, siguro sasabihin mo na parang naguguluhan ako dito. Makikita natin na ang nagtayo niyan ay marunong magsukat. Dahil kompleto ang distansya, sakto ang distansya sa tatlong mga posting iyan, ang naglagay niyan ay matalino. Ibig sabihin, kaibigan, kahit sa ating nakikita, makikita natin ang nilikha ay isa sa mga ebidensya kung ano o gaano katalino ang naglikha. Kaya, kaibigan, natin po nakita ngayon na lahat ng ating nakikita sa ating kapaligiran, sa iba't ibang mga likas na ating nakikita, ito po ay mga fingerprints ng Panginoon.
Napakaganda po, kaibigan, na ating titinan. Gusto ko lang po itanong, saan ba yung mas komplikado po dyan? Yung spaceship na yan or ang tao? Saan bang mas komplikado na gawin? Yung tao, may utak pa, may spinal cord pa, may skeletal system pa, may nervous system pa. Yung mga maliliit na mga nerves, yung maliliit na mga veins, napakarami, napakakomplikado. Pero kaibigan, ang tanong ko, may designer ba ang spaceship na iyan? Meron o wala? Meron. Makikita natin yung spaceship na may designer at masasabi natin napakatalino ng designer ng spaceship na ito. May designer. Ngunit kaibigan, kung titinan mo ang tao, ito po ay pinakakomplikado sa lahat ng mga bagay, ang paglikha niya. Ngunit kaibigan, yan lang ay nagpapatunay na may isang Panginoon na naglikha sa atin. Hindi po tayo galing sa isang butiki, sa unggoy, o sa dinosaur. Tayo po ay nilikha ng Panginoong Diyos. Amen? Tayo ay nilikha ng Panginoong Diyos, kaibigan. Ngunit may mga milyon-milyon na mga tao ngayon na naniniwala pa rin sa teorya ng evolusyon. Kaibigan, sa gabing ito atin nakikita na nakikita po nating footprints ng Panginoon sa kaniyang mga ginawa. Sabi nga dito, sa Psalm 14 verse 1, ang mangmang ay nagsasabi sa kaniyang puso, ano? Walang Diyos. Sino ba to? Ito yung mga taong naniniwala sa evolusyon. Ito yung mga taong naniniwala na walang Diyos. Anong sabi ng Biblia? Sila ay mga mangmang, kaibigan. Ang Diyos ay umiral sa simula pa lang. At ikaw ay kanyang ginawa, at ikaw ay kanyang inaaruga. Kung titignan po natin yung human eye, kaibigan, alam niyo po ba na may 100,000 na mga motions per day, yung paggalaw-galaw ng ating mata, yan po ay may 100,000 na mga motions na ating ginagawa sa ating mata araw-araw. Yan po ay napakatinding informasyon. Hindi din alam yon kasi ganun-ganun tayo kahit sino ang ating tinitingnan. Pero kaibigan, yan po ay nagpapatunay na may naglikha sa atin. Hindi natin maintindihan ang lahat. Napakakomplikado ng ating katawan. Ngayon kaibigan, gusto ng Panginoon natin maintindihan na ikaw ay aking ginawa. At ako ang iyong tagapaglikha. Si Charles Darwin ang nagsasabi, ang pag-iisip na ang mata ay nabuo dahil sa natural selection, ano mo'y aking bukas na ikinukumpisal? Sino ito? Si Charles Darwin, kaibigan. Sabi niya, ikinukumpisal ko. Anong sabi niya? Kabaliwan sa pinakamataas na posibilidad. Ang paniniwala ng isang organo na kasing perpekto ng mata ay maaaring nabuo sa pamagitan ng natural na seleksyon ay sobra na upang ikagulat ng kahit sino. Sino anong sabi? Si Charles Darwin mismo, kaibigan. Sabi niya, hindi ko talaga ito maintindihan ng lubusan. Aking ikinumpisal ang mga bagay na ito. Kaibigan, hindi kayang abutin sa isip ng tao ang ginawa ng Diyos. Kahit nga ngayon, kaibigan, may mga ebidensya na according sa mga scientific research na patungkol na ang evolusyon ay hindi totoong teorya. Sabi nga, recent advances in science have in fact discovered evidence of intelligent design. Those sociological and philosophical factors have caused this discovery to be repressed. Ang pinakabagong pag-unlad ng siyensya ay sa katunayan na kapag diskubre ng ebidensya ng inteligenteng disenyo, bagaman ang sociological at philosophical na mga aspeto ay pumipigil sa paglaganap nito. Yan po ang sabi ng mga scientist, as of now. Job 12:7, sabi niya, ngunit tanungin mo ngayon ang mga hayop at tuturuan ka nino? Nila. At ang mga ibon sa mga himpapawid at kanilang sasaysayin sa iyo na may tagapaglikha. Kung titignan natin ang buong sanlibutan po natin, kaibigan, atin po makikita sa mga nature ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Job 12:8, o magsalita ka sa lupa,
at magtuturo sa iyo at ang mga isda sa dagat ay magsasaysay sa iyo. Sila po ang magpapaaninaw sa atin kaibigan patungkol sa Diyos. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ay siyang, ano kaibigan? Gumagawa nito. Makapangyarihan ba ang kamay ng Panginoon? Makapangyarihan ba ang kanyang salita, kaibigan? Kaibigan, gusto kong idiin sa gabing ito na huwag niyo pong isantabi ang Biblia dahil yan po ay naglalahad ng napaka makapangyarihang mga mensahe upang tayo ay mabigyan ng bagong mga kinabukasan at mga bagong ugali. Yan po at ganun po ka makapangyarihan ang Biblia. Ang huli nating tanong, kaibigan, sa ating pag-aaral ngayong gabi, gaano ba katanda ang mundo? Gaano ba katanda ang mundo? Tinanong po natin, kaibigan, napakaraming mga tao nang sabi na ang mundo ay matanda na talaga. Sabi ng isang si Thompson, sabi ni Thompson, na ang mundo daw, noong 1862, sabi niya, 20 million na yung mundo. 20 million years na yung mundo. Ngunit nakaraan ang, ano yan, pila, ilang years kaya, 1897, siya nagsabi na 40 million na ang mundo. Kaibigan, ang dali naman. Ilang years yan, na, ilang years lang, naging 40 million na yung mundo. At sabi ng, sabi ni Jolly, 1999, sabi niya, hindi, 90 million na yung mundo. At sabi naman ni Rayleigh, noong 1921, 1 bilyong taon na ang mundo. Si Hotkiss naman, kaibigan, sabi niya na 1.6 billion na ang edad ng mundo. At sabi ni Holmes, 1947, sabi niya, 3.35 billion na ang mundo. At noong dumating na sa 1956, 4.5 billion na yung mundo. At noong dumating sa 2008, sinabi niya na 5 billion na po yung mundo. Kaibigan po, kung atin po titinan dito, sa ilang mga taon lang, million ang distansya ng kanilang taon? Ako ay nagpapasalamat, kaibigan, na hindi ako ganyan kadaling tumanda. Tatanda ba kayong ganyan kadali? Sa ilang years lang, kayo ay million-million ang inyong magiging edad? Kaibigan, napaka hindi malinaw sa isipan ng tao ang edad ng mundo. Ngayon, kaibigan, how about on dinosaurs? If ang Earth, gusto ko pong sabihin, kaibigan, na ang mundo po ay nasa 6,000 years, almost 6,000 years po yung mundo. If yung ating mundo, kaibigan, ay nasa 6,000 years lang, na ang dinosaurs, kaibigan, ay hindi pwedeng maging 65 million years ang kanyang pag-exist noong unang panahon. Isang research, kaibigan, na tunghayan sa mga scientists, nakakuha ng mga scientifico ng malambot na laman ng T-Rex. Sabi dyan, 70 milyong taong gulang na fossil ay maroon pang daluyan ng dugo. Ito ang kanilang sinabi, March 24, 2005. Sa Washington, sobra sa isang siglo ang pag-aral sa dinosaur ay nalimitahan sa fossilized na buto lamang. Ngayon, nakakuha ang mga mananaliksik ng 70 milyong taong gulang na malambot na laman, pati ang maaring daluyan ng dugo cellula galing sa Tyrannosaurus rex. Ito po ang kanilang na-discovery, kaibigan, na may preskong dugo pa ang kanilang nakuha sa kanilang pag-discovery. At sabi dyan, ito po ang kanilang na-discovery, yung mga, may mga fresh blood pa dyan, o mga blood pa dyan, kaibigan, sa kanilang na-discovery. Ang pinakabagong pagtuklas ay isa na namang ihemplo ng scientificong ebidensya na nagpapasinungaling sa ano? Sa evolusyon. Ebidensya na hindi kailanman makikita ng mga batang mag-aaral sa kanilang mga libro. Yan po ay galing kay Brad Haru, PhD ng Education. Dito po na nakikita, kaibigan, na hindi pwedeng may daluyan pa na dugo o may mga preskong dugo pa na makikita sa kanilang pag-discovery kung ito ay 70 million na ang edad nito. Ano kaya mayayari sa laman na yan? Hindi na yan presko. Tama? Yan po ay nawala na. Isipin mo 70 million years ang nakaraan? Kaya kaibigan, ito po ay nagbibigay ng isang ebidensya na ang evolusyon ay hindi
totoo. Kaibigan, so ano ang nangyari sa mga dinosaurs? Yan po, kaibigan, wala po akong sapat na panahon. Pero kung gusto niyo pong maintindihan kung ano ang dinosaurs, isulat niyo po yan sa inyong quiz card at itanong niyo po yan. At sasagutin po natin yan sa ating mga isa sa mga gabi ng ating question and answer. At kaibigan, gusto ko lang pong ipaabot na ang dinosaur po ay nawala noong panahon sa pangkalahatang baha. Nawala po sila noong, kaibigan, noong may isang baha sa buong daigdig na nangyari sa panahon ni Noah. Ano ang nangyari sa mga dinosaurs? Sa atin nakita sa larawan kanina, kaibigan, posible na dahil sabay na namumuhay ang dinosaurs at ang mga tao, noong tumakbo ang mga hindi nakapasok sa arka, tumakbo din ang mga dinosaurs at naapakan ng dinosaur siguro ang paa ng mga tao. At ito ay nalubog sa tubig, ito ay naging fossil, at hanggang ngayon nakita natin ang isang ebidensya na may dinosaur na paa na nakaapak sa paa ng tao. Sabay na namumuhay. Pero kaibigan, kung gusto nyo mas malalim pa ang inyong pag-intindi po sa dinosaur, itanong nyo po yan kung ano ang nangyari sa dinosaurs. Isa po yan sa ating sasagutin sa ating question and answer sa susunod ng mga gabi. Genesis 1:1, sabi dyan kaibigan, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. 1 Peter 5:7, na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Kaibigan, kung inaaruga ng isang gardenero ang kanyang hardin, ganun din ang pag-aaruga ng Panginoon sa kanyang nilikha. Kung gaano ang sikap ng mga gardeners, mga farmers, na yung kanilang lagyan ng tubig or ano sa Tagalog niyan? Didiligan ang kanilang mga tanim. Ganun din ang pag-aaruga ng Panginoon sa iyo, kaibigan. Araw-araw iniisip kanya, kagaya ng mga farmers na iniisip nila ang kanilang tanim. Tama po ba? Iniisip nila parati ang kanilang mga tanim, kaibigan, at napakaganda nilang salubungin kung ito ay bubunga na at kung ito ay ma-harvest na nila, kaibigan. Ano nyo po ba na ganito din ang dalangin ng Panginoon? Na kanyang makikita sa ating buhay ang napakagandang bunga at kanya itong i-harvest sa hindi na magtatagal. Kaibigan, ganun po ang sinabi ng Biblia. Ang Diyos ay namatay. Pinapakita ng Biblia na may isang Panginoon po tayo na puno ng pag-ibig at patunay na nagsasabi ang Biblia na mahal ka ng Diyos. Mahal ka ni Jesus, kaibigan. Ito po ang buhay na salita ng Diyos. Ito po ay magbibigay ng buhay sa atin. At sa panahon na atin po itong tanggapin, may panibagong motibo po ang ating makakamtan. May panibagong pakiramdam at may panibagong gawi po tayo na magagawa, kaibigan, sa panahon na ating tatanggapin ang Biblia. So, kaibigan, makipagkilala ka sa Kanya at ikaw ay mapayapa, ano pat ang mabuti ay darating sa iyo. Sa Job 22:21. Ang Biblia na naglalaglagan at malapit ng masira ay pagmamayari niyang hindi ito masisira, kaibigan. Ang pagbabasa sa Biblia ay tulang ng pagpunta sa isang magandang lupain kung saan ang Espiritu ay tumitibay at nababago ang pananampalataya, sabi ni Dwight Eisenhower. Ito ang sabi ng isang USA soldier. So nakapagbabago ng buhay ang Biblia, kaibigan. Kaibigan, kung gusto niyo pong magbasa ng Biblia araw-araw, one chapter per day, gusto ko pong i-suggest na unahin niyo pong basahin ang aklat ng Juan. Ito po ay kwento ni Jesus. Dito niyo pong makikita ang salita na naging laman si Jesus mismo. At pagkatapos niyo pong basahin yon, basahin niyo ang 4 Gospels sa Matthew, Mark, Lucas, at yung tatlong mga 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, John. Basahin niyo po yan, kaibigan, at mas lubusan niyo pang makilala si Jesus. Sino bang gusto dito na basahin ang kanilang mga Biblia sa kanilang tahanan? Nastimulan niyo bukas. Pwede bang ipakita sa inyong pagtaas ng mga kamay na, "Yes, Lord, gusto ko pong makilala ka at babasahin ko po ang iyong banal na salita bukas."
kaibigan, gagawin ng ni Satanas lahat. Siguro, inaantok ka pa bukas. At siguro, napakahirap na tumayo at magbasa ng Biblia. Ngayon, sikapin niyo po, kaibigan, dahil hindi gusto ni Satanas na magbasa ka ng Biblia. Kaya po, kaibigan, pinipigilan tayo ni Satanas na mag-aral ng Biblia po dito dahil alam niya na pagkatapos ng ating seminar, may panibagong buhay po tayong makakamtan. Sa ating pagtatapos, kaibigan, ang huling teksto ko po, pagka mahalaga rin ang inyong mga pag-iisip sa akin, O Diyos, pagkadakilit ng kabuuan nila, kung ang aking bibilangin, higit sila sa bilang kaysa buhangin. Pagka ako'y nagigising sa laging nasa iyo ako. Psalm 139:17-18. Kaibigan, may pag-asa para sa iyo. Paniniwala sa paglikha, hindi kahiyahiya. May pag-asa para sa iyo sa damuhan ng mundo, mga yapak niya ay makikita. May pag-asa para sa iyo, totoo. Salita ng Diyos para sa atin ang Biblia. At may pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo kung ang salita ng Diyos ay babasahin mo lang. May pag-asa para sa iyo. Ang mga turo nito ay ang dapat mong sundan. May pag-asa para sa iyo. Ang Biblia may tugon sa iyong kailangan. Kaya may pag-asa kay Kristo para sa iyo. Tayo po'y tumayo, kaibigan, at ating mong silyuhan ang ating mga desisyon na ating basahin ang Biblia. Tayo po'y lahat tumayo sa ating pagtatapos. Tayo po'y manalangin. Dakila namin, Panginoon, maraming salamat na iyo pong ipinahayag sa amin na napaka mahalaga po ng iyong banal na salita. Iyo po itong pinapatnubayan, iyo pong binigyan ng proteksyon upang kahit sa aming mga panahon, amin po itong mabigyang pansin. At amin po itong mabasa. At nang sa ganun, Panginoon, ang aming buhay ay magiging mas malapit pa po sa iyo. Buksan niyo po ang aming mga isipan at puso, Panginoon, upang sa ganun mas lubusan po namin ikaw makilala sa aming pagbabasa at pag-aaral ng iyong banal na salita. Dalhin niyo po kami ulit po bukas sa iyong pagpapatuloy sa aming pag-aaral. Ito po ay aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus na tagapagligtas. Amen. Good night po, kaibigan. Bukas po ang ating pag-aaralan. Revelations, mother of all battles. Saan ba galing ang Diablo? Ano ba talaga ang simula ng lahat ng mga kaguluhan? Bukas po, atin po yung pag-aaralan. Good night po, kaibigan, and God bless you.